Friday! Welcome to our ATC video today. At part 11 na po ng ating pinag-aaralan, how to make your own financial statements for micro, small, and medium entrepreneurs. At ngayon pong part 11, ATC video natin, pag-aaralan po natin kung paano gumawa ng balance sheet. Pag hindi nag-balance, we have sheet. Bitok lang. The balance sheet po is also known as statement of financial position. Pero gagamitin po natin yung term na balance sheet kasi yun po ang nakalagay sa Revenue Regulation 7-2007 ng Bureau of Internal Revenue. Pero pwede po yung gumamit ng term na Statement of Financial Position. Okay? Please bring out your RWB book and your ballpen. Magsisimula na po tayo mag-fill out ng ating balance sheet format dito po sa ating libro. At makikita po natin yan sa page number 28. Ayan po. Sa page number 28, makikita po natin yung sample format natin ng balance sheet. At before natin pilapan yung balance sheet natin, alamin muna po natin kung ano-ano yung mga ilalagay natin sa balance sheet natin. Brief review lang po tayo. Sa income statement po, nilagay natin yung income at sales. Or sales, income, and expenses. Dalawa lang yun, no? Income or expenses. Sa statement of changes in equity naman, yung investments, withdrawal, dividends, profit, or loss. Pagdating naman sa balance sheet natin, ang kailangan natin ilagay para mabuo yung ating balance sheet, assets, liabilities, and yung ending capital or equity. Yung ginawa natin sa part 10 natin, ATC video, ending capital natin. Okay, sa statement of changes in equity. We already discussed in details ano ba yung assets, ano ba yung liabilities, ano yung equity, doon sa ating ATC video na elements of financial statements. Sama po ba? Assets, ari-arian ng business, liabilities, utang, equity, net assets. Please take note again, hindi po natin inilalagay yung assets ng business owner. Personal assets ng business owner, jewelry, ano pa, bags, luxury cars na hindi naman ginagamit sa business. Ang ilalagay nating assets ay assets ng business na makikita natin sa trial balance natin mamaya, data natin. So do not include your personal assets, personal liabilities, personal equity kasi ang ginagawa po natin ng financial statement ay business or practice or profession. Okay? And keep in mind, kaya tinawag na balance sheet yan kasi yung total assets natin, total assets na makukompute dito sa balance sheet must equal sa sum ng liabilities and equity. So, pag pinag-add natin yung liabilities and equity natin, dapat yung total assets, yun din po ang lalabas. Otherwise, wrong. Sana mag-balance yung gagawin natin. Kasi kung hindi, babalikan po natin yan yung income statement, equity, statement of changes in equity, pati yung trial balance, babalikan natin yung baka something is wrong. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa next video natin, Statement of Cash Flow. This is your RWB speaker, Mr. Mark Tatay Bumagat. Be educated, be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa next video natin. Bye-bye!